Magandang araw po sa inyong lahat. Bilang isang sambayanan, patuloy tayo nananalig at nagtitiwala sa grasya ng Panginoon. Ilang buwan na po na magsimulang kumalat at makapaminsala ang COVID-19, hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Marami na sa ating mga kapatid ang masyadong naapektuhan at naghirap. Gayunpaman, hindi tayo sumusuko sa anumang pagsubok sa ating buhay, kahit pa sa panahong ito ng pandemic. Kaya naman, haharapin natin ito ng puno ng pag-asa at pananampalataya. Sa muling pagbubukas ng simbahan ngayong panahon ng pandemya, tayo ay susunod sa panuntunan ng Interagency Task Force o IATF para sa mga natatanging pamamaraan para mapanatili natin ang kaligtasan ng bawat isa. Ang bilang ng mga maninimba ay batay sa itinakda para sa mga religious gatherings ayon sa quarantine classification na iaanunsyo ng IATF o ng lokal na pamahalaan. Kaya't ito ay maaaring magbago ayon sa kanilang pasya. Sa ating pagdalo at pakikiisa sa mga pagdiriwang sa simbahan o mga liturgical celebrations, inaasahan po namin ang inyong pakikiisa at pagsunod sa mga sumusunod na panuntunan. Una, lumagda sa contact tracing form na ginawa ng parokya. Ito ay maaaring manual o electronic gaya ng magpuri card sa ilang parokya. Depende sa mga parokya sa ating dioceses. Ikalawa, magsuot ng face mask. Huwag kalimutan ang pagsusuot ng face mask. Ikatlo, magsuot ng face shield. Ika-apat, magpa-check ng body temperature sa thermal scanner bago pumasok ng simbahan. Ika-lima, dumaan sa foot mat sa bawat pinto ng simbahan. Ika-anim, mag-hand sanitizer o alcohol. Ika-pito, panatilihin ang physical distancing. Ika-walo, sundin ang mga simbolo o sign sa loob ng simbahan na matatagpuan sa mga pintuan, mga aisles at mga lugar sa loob ng simbahan. Kasyam, iwasan muna ang maghawakan ng kamay o shake hands, lalo na sa pagdarasal ng Ama namin o pagbati ng kapayapaan. Ika-sampu, kung babati sa kapwa, maaaring yumuko o mag-sign language na lang muna. Ika-labing-isa, iwasan muna ang humawak sa mga imahe ng santo. Maaari namang magbigay galang sa mga santo sa pagyuko o pagluhod sa mga imahe. Ika-labindalawa, panatilihin ang mapagnilay na diwa sa loob ng simbahan. Sa huli, mga minamahal, patuloy tayong magdasal upang maging matatag tayo araw-araw sa pagharap natin sa lahat ng pagsubok sa ating buhay. Tingnan natin ang lahat ng ito na pamamaraan upang mas mapalalim ang ating pananampalataya at ugnayan sa Diyos na mapagmahal at mapagligtas. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon.